Hello guys, good afternoon. Welcome ulit sa ating channel guys. And yun nga, holiday tayo ngayong Monday. So ang ginawa ko, tinapos ko na yung ating next topic o yung topic natin ngayon nung Sabado until kahapon. At ginawan ko na rin ang video ngayon. At sana magustuhan nyo guys at may matutunan kayo, lalong-lalo na po doon sa ating mga bagong pasok sa stock market or even doon sa mga datihan na or may knowledge na sa ating stock trading. Okay, so before we start guys, muli, mayroon tayong YouTube channel guys, yung Candlestick Trader PH. Pwede nyo pong bisitahin at observe nyo po guys or explore nyo yung ating mga videos dyan. At kung mapapansin nyo, mayroon tayong mga charting session dyan guys na ginagawa. At yung ating mga setup na ginamit dyan is yung ating Marcy Trading setup. Guys, please review nyo to guys. Malaking tulong to sa ating trading journey, yung ating Marcy Trading setup. And of course, yung ating price action or your support and resistance combined with our Fibonacci retracement. Okay guys, so pwede nyong gawing reference or guide yung ating mga charting session dyan guys, wherein ginamit natin dyan yung different time frames with different trading styles. So dyan yung makikita kung ano ba yung kaibahan ng mga trading styles natin. Okay, so paano mag yun nga yung ating Marcy trading setup, kung paano natin gagamitin in a lower time frame. Okay, and of course guys, sa mga learning videos natin, pwede nyong makita kaagad doon sa ating playlist, or if ever man, pwede nyong i-explore. Yan, so mayroon na tayong kan dyan. So, for example, itong ating 5, watch out these 5 candlestick patterns para doon sa ating bagong pasok sa stock market, a beginner's guide. And of course, yun nga, sa mga nagtatanong pa rin, mayroon pa tayong dyan. Andyan po yung ating combination, kung paano i-combine yung ating RSI indicator or any indicator. Same procedure lang po. Yan, nandito po yung video. So, yung lahat po yan guys, makikita nyo kaagad yan doon sa ating playlist at na-sort out ko na. Or doon sa ating mga videos na ito, sa description, nandun din po, nilagay ko doon yung mga link ng ating mga learning videos. Okay guys, so muli, maraming salamat doon sa mga nag-subscribe at sa mga nag-comment and nag-request and some questions and clarifications sa ating mga videos na naibahagi. So thank you guys, and hopefully tuloy-tuloy pa rin po tayo and still na magtulungan tayo para matuto at ma-enhance yung ating trading skills sa stock market. Okay? Let's proceed na sa ating topic ngayon. Yun nga, yung ating trading using moving average combined with our MACD indicator. Okay? So, introduce natin yan, yung entry, cut loss, exit, and trail stop. And yun, sa last learning lesson natin na bahagi is yung ating moving average, wherein nasabi ko na yung gagamitin nating moving average doon sa 2 commonly used moving average is yung ating exponential moving average, dahil ngayon sa ating reason na it responds more quickly to the current changing prices compared doon sa ating SMA or simple moving average. So ngayon sa ating setup, gagamitin natin siya combined with our MACD, wherein doon siya sa ating momentum indicator na na-categorize. So wala pa tayong information kay MACD guys, so papahapyawan na rin natin siya ngayon sa ating video ito, kung ano ba yung ating mapapala kay MACD or ano ba yung ating expectation kay MACD kapag ginamit natin siya combined with our moving average as our trading setup. Okay? So, si MACD guys, kung titingnan natin, isa siyang trend indicator din. Ayan, oh. So, nandito siya. Hindi lang si moving average. Okay, so, combine natin ngayon yung ating isang trend indicator and with our momentum indicator as part of our trading strategy or setup. Okay, so, naglagay ako dito ng description or definition ni MACD. So, ayan nga. Galing to doon sa Investopedia, at gusto kong i-highlight din na yung ating MACD is a trend following momentum indicator, as our mentioned doon sa ating indicator categories. And of course,
ginamit siya in calculating yan sa 26. The MACD is calculated by subtracting 26 period exponential moving average from the 12 period exponential moving average. Ito yung isang reason, guys, kung bakit I decided na gamitin natin yung EMA kapag gagamit tayo ng moving average as our trading setup. Kasi nga, para maging synchronized yung information o yung signal natin kapag gumamit tayo ng MACD and moving average. Dahil nga yung ating MACD is also a moving average indicator. So, sikat na sikat at gamit na gamit yung ating MACD sa trading or investing, guys. Okay? Okay, guys. So, ito si MACD indicator. Kapag tiningnan natin o clinic natin o pinalabas natin si MACD indicator, ito yung makikita natin. Okay? At doon sa settings niya, doon sa information, doon sa style, makikita natin ngayon yung information na tatlo. Yan yung histogram, yung mismong MACD natin, and yung signal. Yung MACD natin, yun, isang siyang line, o yung sa default settings natin na color is yung color blue nga. So, pwede nyong palitan yan, guys, kung ano yung mas preferred yung color. Yan, yung ating MACD line. Ayan, so nakasiparate yung ating MACD mismo. And of course, mayroon tayong signal line. Ito, signal line, wherein ginagawa ko siyang support and resistance information ko during trading. Ayan. So, serves as support and resistance. Kung saan, yung ating MACD line, kapag nag-breakout siya, ayan, so breakout na yung sinasabi ko. Yung iba kasi ginagamit nilang cross-up. So, nag-cross-up, magkakaroon tayo dyan or magkakaroon ako ng entry sign information. Or if ever man na nag-cross down or nag-breakdown yung ating MACD line doon sa signal line, so nagkakaroon tayo dyan ng sell signal or exit sign. Yan, guys. So, kaya ako nasabi na support and resistance. Okay, so, and next, doon naman natin makikita yung histogram. Yung histogram, yung makikita natin above our centerline level 0. Ayan. Above centerline level 0. Kapag nasa taas siya, so yan ang tinatawag nating bullish momentum. At kapag nasa baba naman is yung bearish momentum. Pag dito sa baba, mapapansin nyo pabagsak or red candle, or what I mean is pababa yung ating candles. Okay, so yung price is bumaba. And doon naman kapag mataas, yung price natin is pataas. So yung structure ng candles natin is paakyat or may rally siya na nangyayari. Okay? So yan yung ating histogram informations. So pinapayawan lang natin, guys, kasi wala tayong information pa kay MACD. And one more thing, kapag yung ating MACD line and signal line above our center line level 0, we are considering it as going uptrend or in a uptrend structure, yung ating isang stock. And if it is below our level 0 naman, is going siya, going downtrend or in a downtrend structure yung isang stock. Okay, so yan po yung ating MACD line na information na ating makikita kapag pinalabas natin. Okay, and yan, meron tayong picture dito with, together with a moving average in a certain stock na naka labas na yung ating mga parameters. So ito yung mga parameters natin na nilagay gamit yung EMA. EMA 20, EMA 50, and EMA 200. Okay, so yung structure ng stock natin is going uptrend. And yung isa naman dito is reversal, or yung going downtrend. Reversal, downtrend yung structure natin ngayon. So dito, tinitingnan natin yung ating MACD line and yung ating signal line is above our level 0 or center line. Ayan. Ayan. So, nasa uptrend siya. Ayan. So, uptrend siya. So, synchronize yung information natin. And, nagkaroon dito ng shifting of a trend or drop down ng ating signal line and MACD line. So, nagkaroon na dito ng reversal confirmation. Kung saan, makikita nyo na yung EMA 200 is nag-breakdown na rin yung ating price. Ayan. So, makikita nyo dyan, guys. So, yan yung confirmation natin na mayroon ng trend shifting. Yung isang stock, drop down na siya. Ayan. So, ngayon, since yung ating reversal information doon sa ating
stock, ayan, downtrend. So makikita natin na yung signal and yung MACD line is nandito siya below our center level 0. Ayan, so consider natin as going downtrend or in a downtrend yung ating structure ng isang stock. Okay guys, and yun nga, itong information na to, yung ating MACD line, yan, nag-breakout and nagkaroon ng breakdown dyan, yung ating MACD line. So yan, so pinakita ko lang dito sa picture na to kung paano yung interpret kapag kasama na yung ating stock. Okay, so together with our MACD and also our AMA. Okay guys, so let's start na doon sa ating trading setup. Yun yung ating moving average combined with our MACD indicator. Guys, mahalaga na alam natin yung trends ng isang stock kapag gagamitin natin itong setup na to. So yun nga yung ating uptrend. Doon sa uptrend, dyan natin babantayan yung ating reset o yung ating retracement or pullback. Okay, so nandyan siya. Usually dyan natin yan makikita sa uptrend na structure ng isang stock. And for our sideways, yan, babantayan natin yan for short term rally. And for our downtrend, yan, so usually sa downtrend, yan, sasabihin ko na pag downtrend, pwede tayong gumamit ng mga lower time frame dyan as our basis. So madalas, lower time frame yung ginagamit natin kapag downtrend yung isang stock. And of course, yung ating reversal, it's either uptrend reversal or downtrend reversal. Okay? So, yung parameters na ating gagamitin sa ating trading setup na ito is yung ating common parameters pa rin. Yung ating 20 days moving average, 50 days moving average, and 200 days moving average. Okay, so ipapasok na natin ngayon yung ating mga information doon sa ating rules of entry and exit. So, ano ba yung mga rules of entry and exit natin sa trading setup na ito? So una, yung price. Make sure na yung price natin is magstay and hold above AMA, guys. Okay? So ibig sabihin, may confirmation tayo. Ibig sabihin pag nag-hold, ibig sabihin hindi lang umangat ng kaunti, kumbaga may mga supporting candles siya above our MA or AMA moving average. Okay, so it's either AMA 20 for our short term trading, AMA 50 for our mid term trading, and for 200 AMA for our long term trading. So depende na yun guys kung ano yung ating anong yung gagawin yung reference of entry doon sa ating mga parameters. Okay, and next, for one of the or the second rule for our entry is the MACD line. Dapat mag-breakout siya doon sa ating signal line. Okay, so mag-breakout siya doon sa ating signal line. Ayan, so pag mag-breakout siya doon sa ating signal line. Okay? So tandaan guys na yung ating entry rules ay dapat na both itong dalawang to, yung price and MACD line, ay mag-meet before tayo na mag-entry. So kapag isa lang sa kanila yung hindi nag-materialize, so hindi tayo pwedeng mag-entry na dahil may possibility na hindi pa siya confirmed as our entry sa isang stock na yan. Okay? And for our exit naman, guys, so mayroon din tayong dalawang rules. Same with our price and MACD line, kung saan kabaliktaran lang doon sa ating entry. So kung yung price is nag-below or nag-breakdown AMAs doon sa ating AMA, 20 and 50 and 200, and also kapag nag-breakdown yung ating MACD line doon sa ating signal line. Ang kaibahan lang, kung yung sa entry natin is dapat both rules must meet before you entry, dito naman any of the rules kapag na-meet na or nag-materialize na nag-breakdown yung isa sa kanila is we need to exit. Okay, so walang alinlangan, exit tayo kagad sa setup na to kapag na-meet isa man sa kanila. Okay? So, mayroon tayong chart dito. Papakita natin yung ating entry, exit, and of course, yung ating shifting of a trend.
Okay, so paano natin makikita kung nasa reversal na? So naglagay ako dito ng isang sample. Ito yung isang uptrend. So uptrend to downtrend reversal. Yan, uptrend. We're in our moving average. We're in our is magkakasunod yung 20, 50, and 200. And our price is above those AMAs. And dito rin ating reversal. Okay, so dito, nagkaroon tayo ng breakout doon sa ating signal line. Nag-breakout yung ating MACD line. And yung ating price is nag-hold doon above sa ating AMA 20. So yan ating AMA 20, kulay yellow. And so serves as our entry signal. Ayan. And nagkaroon ng exit. Bakit? Yung nag-breakdown ulit yung ating MACD line doon sa signal line natin. And yun, dito sa area na to tayo mag-exit. Okay guys? So malinaw yun guys. So walang alinlangan kapag isa sa kanila nag-breakdown based doon sa ating exit rules. So exit na tayo. Yan. Okay? So mayroon din tayong example dito. Yan, nagkaroon ulit dito ng breakout. Yan, so mula dito bumaba, bumagsak. So nagkaroon ulit tayo dito ng breakout ng ating MACD line doon sa ating signal line. Ayan, so nasustain niya or nag-hold yung price above AMA 20 or nasustain ulit dito sa AMA 50. So yun nga, sa ating parameters, pwede tayong mag-entry kapag nag-hold yung price doon above AMA 50. So pwede tayong mag-entry dyan. So yan. Then nag-exit tayo dito nung time na nag-breakdown ulit yung ating MACD line. So dito tayo nag-exit ngayon. So from here, entry, and dito tayo nag-exit. Okay guys? So titingnan lang natin yung mga entry and exit natin. Yan. So bumagsak ulit mula doon sa ating exit and nagkaroon ulit dito ng breakout. So from here, nag-reset. So nag-reset tayo wherein yung price natin is below AMA 20 and 50. So nag-bounce, boom, at nag-breakout ulit doon sa ating yung AMA 20 and AMA 50 yung ating price. So nag-hold. Ayan, so yan yung ating information as entry. Nag-materialize yung entry rules natin. So ayan. And nag-exit tayo sa level na to dahil nga nagkaroon ng breakdown ulit dito. Okay? Hanggang sa dito, nagkaroon na ng reversal information yung ating stock. Kung mapapansin ninyo, nag-drop down na yung ating o nag-breakdown yung ating signal line and our MACD line sa level 0 center line natin. So confirm reversal AMA 200 breakdown. Ito. So nag-breakdown yung price natin. And so we are now going to a downtrend structure ng isang stock. Ayan. Of course, pwede pa rin tayong mag-trade dyan kahit nasa downtrend siya. So ayan, nag-break out yung ating MACD line and nag-exit tayo doon sa level na to. So tandaan guys, kapag yung ating structure is downtrend na, usually dyan na maglalaro yung ating, dyan natin mararanasan yung ating break-even na mangyayari compared doon sa uptrend yung isang stock. Sa downtrend, mayroon na tayong dyan break even or loss tayo ng kaunti or madalas cut loss. Okay? So, totoo yan guys. Kaya dapat mahalaga na alam nyo yung trend ng isang stock bago kayo mag-trade at malaman nyo kung anong setup yung gagamitin nyo for long, short, or mid-term trading. Okay, so mayroon akong nilagay din dito na downtrend to sideways to uptrend reversal ng structure ng isang stock. So pinakita ko dito, so downtrend. Ayan, so yung price natin below our AMAs. And nagkaroon ng sideways dito, gaya ng sinabi ko, kapag choppy yung ating moving average o nasa gitna siya ng ating mga candles, so andun tayo sa ating sideways trend. And yan, paakyat na. So nagkaroon dito ng reversal, uptrend reversal. Okay? So dito nagkaroon tayo ng entry, nag-breakout yung ating MACD line. So yan. And nagkaroon kaagad ng exit. So since to downtrend, to yung sinasabi ko na madalas cut loss point or break even ang mangyayari kapag nasa downtrend
yung ating isang stock. Yan, strategy dyan. So, ang strategy dyan is gumamit tayo ng lower time frame. But of course, dapat bantayan. Okay, guys? So, yan. Sabi ko na. Sikreto lang natin ulit, guys, ha? Sa mga nakarinig ulit ng mga dating sikreto natin. So, yan nga. So, kapag downtrend yung stock, reduce natin yung ating time frame para mabilis natin makita yung mga exit point sa ating sa pagtitrade natin. Okay? And yan, downtrend. So, since downtrend yung structure ng isang stock na to, so yung ating mga signal line at MACD line, nandito siya sa below our level 0. Yan. And nagkaroon tayo ulit dito ng breakout ng ating MACD line. So, yan. Entry dito tayo. And boom. Umangat. And nag-exit tayo nung time na nagkaroon ulit ng breakdown yung ating MACD line doon sa ating signal line. Yan. And entry ulit. Ayan. So, yan. Nag-materialize yung ating price above EMA 20 and 50. Yan. So, exit ulit. So, yan lang guys ha. Pinakita ko lang. And meron yata akong na-miss. Ito. May na-miss ako dito guys. Ito. Tingnan nyo. Na nagkaroon tayo ng entry signal dito sa ating MACD. Nag-breakout siya. Pero hindi nag-breakout doon sa ating EMA 20. So, ito yung sinasabi natin na mahalaga na yung rules natin sa entry ay masunod para hindi tayo maipit. Yan o. So, bumagsak. So, if ever man nagkaroon ng signal dito, tapos pumasok ka dito. So, ayun. Cut loss or ipit. Ayan, bumagsak na nga yung price. Okay? So, napakalimutan kong i-discuss to. Okay, so proceed tayo. Ayan, so nag-break down yung ating price entry ulit. So na-sustain. So yun, going uptrend na tayo or nag-reverse na yung ating stock. Reversal na. So ayan. Okay guys, so ito yung ating information. So ganun lang kadali guys kung talagang ma-practice nyo to. Nasa discipline lang talaga kung paano natin i-apply yung ating rules ng entry and exit sa setup na to, yung moving average combined with our MACD indicator. Okay? So, medyo malinaw ba yan, guys? Kung may mga tanong o clarification, comment nyo lang sa video ito. Okay? So, meron akong nilagay dito rin rules of our trail stop and cut loss point. So, sa trail stop, ito, so sinabi ko na rin to dati, na kapag nag-trail stop tayo, pwede tayong magdagdag ng isang moving average or AMA in a lower parameters. So, pwede tayong magdagdag ng AMA 5, AMA 10, and AMA 15. Okay, so kapag nag-breakdown dito, so pwede tayong mag-trail stop dyan. Tandaan, kapag nag-trail stop tayo, pwede tayong mag-share a portion of our shares. Okay, so malay nyo, umangat ulit, at least nakasakay pa rin yung some portion of our shares sa pag-rally ng isang stock if ever man na tumaas ulit. And of course, kapag bumaba or talagang bumagsak na, at least nakapagbenta tayo some portion of our shares pa rin sa mataas na price. So kapag gumamit tayo ng trail stop guys, so mahalaga na may trail stop tayo palagi. Huwag tayong masyadong maging too much greedy guys. Although nandun yung greed natin, yung greedy, pero wag natin too much. Okay? So, control natin yung pagiging greedy natin sa pagtitrade. Okay? And our cut loss point, almost the same siya doon sa ating exit rules ng ating setup na to. Okay? So, kapag nag-breakdown yung price or kapag nagkaroon ng breakdown din sa ating MACD line sa signal line. Okay? So, yun lang guys ha, yung ating rules ng ating trail stop and cut loss. So, magdagdag tayo ng additional EMA and cut loss, same with our exit. Okay? So, mayroon din tayong risk management, guys, especially doon sa mga bago pa lang po. Hindi ako naglagay ng fix or ano ba talaga yung yung standard or base dito sa ating trading setup na to. Mayroon tayong pwedeng gamitin, guys, yung ating yun nga, yung ating Investagrams doon sa kanilang calculators, makikita natin yung risk management doon. So, hindi ako naglagay dahil alam ko na magkakaiba tayo ng risk tolerance. Okay, so hindi ko pwedeng i-fix
kung ilang percent yung ating i-risk sa portfolio natin or yung ilan yung ating i-play. So gagamitin natin ngayon yung ating kaibigan na Investagrams. Yun, mayroon tayong different kinds of risk tolerance dyan. So, conservative, moderate, aggressive. And doon ako palagi sa custom setup, guys. Kasi paiba-iba. So, anyway, kapag nagamay nyo na, guys, I'm sure mapupunta kayo dito sa custom setup. And minsan, nagja-jump up ako doon sa aggressive. Yan, sa dalawa na yan. So, palipat-lipat ako dyan. So, ginagamit ko to minsan, itong risk management. Although, pwede na rin tayong mag-risk management dito sa ating entry and exit. Kapag nagamay nyo na yung trading setup na to, so makikita nyo talaga, alam nyo na kung saan yung percentage, saan nyo na yung ating, kung ilang percent lang, kung ilang amount lang, or anong price tayo magka-cut loss, o yung kaya nating i-risk during trading. Okay, po. Itong information na to is very helpful sa mga kapapasok pa lang. At gaya din to sa ating Marcy Trading Setups, same procedure or same information na gagawin natin. So, yun nga, punta tayo sa Investagram Calculator. At pwede tayong gumamit ng FIBO retracement para makuha natin yung target price. Kailangan kasi natin ng target price para i-input dito sa information na to. Yan. Para makuha natin talaga yung percentage ng ating i-risk o yung tolerance to yung kan natin, portfolio allocation natin. Okay, so pwede natin gamitin yung FIBO retracement or mayroon tayong certain price na naset na kapag nagte-trade tayo. And of course, mag-set tayo ng ating cut loss point. So yun nga, set price below our EMA. So estimate nyo na, guys, kung hanggang saan. For example, so cut loss point mo below our EMA, so mag-set ka na kung ilang anong price 'yan at ipapasok natin siya dito sa ating information na to. Okay? So yung ating cut loss price, target price, and yung nag-entry tayo. Okay? If ever man na alam na natin yung entry price o nagkaroon na ng entry signal yung ating trading setup. Okay? And ngayon, i-click natin tong copy to buy and sell calculator para ma-check nyo kung ano ba yung to. Naglagay ako dito ng 3% gain. Actually, kahit hindi nyo natingnan, depende na rin sa inyo kung ilang percentage yung makikita nyo. So, yung 3% gain, tingnan nyo kung ilan ba yung, anong price ba ng 3% gain or yung 3% yung price na yan. At yun yung magiging serves as your to, initial trail stop. Bukod doon sa trail stop natin na nabanggit, ito, pwede kayong mag-set ng price kung ano yung magiging trail stop nyo initially. Kasi may mga case na tumataas yung price, biglaan, then bigla naman ding bababa. So kapag na-hit yung price na yon, so pwede kayong mag-trail stop kaagad doon. Sayang naman yung gain, if ever. At hindi masayang yung pag-trade natin or sa pag-plan natin within that day. Okay? So, okay guys, so yun lang. At hopefully may natutunan kayo at magsiset tayo ngayon ng isang example, isang stock doon sa ating Investagrams. Okay guys? At kung may mga tanong kayo guys, pwede nyong i-review ulit itong video na to or mag-comment sa ating YouTube channel. Okay? So, site tayo ng isang example dito sa Investagrams. So, gamitin natin, for example, si Meg. Ito si Meg, favorite ko kasi ginagawang example kasi nandyan yung full structure niya nakikita. So, ayan. So, nagkaroon dito tayo ng, ito nga, same pa rin to doon sa aking binigay. So, ibang stock na lang. For example, si Ali. Yung kasi yung ginamit din natin doon sa mga pictures. Si Meg yun. Ito, so, ito. Nagkaroon tayo ng breakout dito. Ayan, so breakout tayo dyan. And nagkaroon din tayo dito, yun, nag-breakout yung ating price at nag-hold doon sa ating yan, EMA 20 color yellow and EMA 50 yan color blue. So nag-hold yung price, so nag-entry na tayo diyan sa level na to and yun. And nagkaroon ng exit signal dito. Yan, so nagkaroon tayo ng exit signal diyan. Guys, yung ating price
bumaba sa EMA 20. Don't to, para don to sa mga short-term trading guys ha, sa EMA 20. Pwede kayong mag-exit dyan. Ayan, so yun ang exit signal natin. So, yan. So, nagkaroon ng exit dyan. And doon naman sa mga 50, so malamang, hindi pa kayo. Para sa mga mid-term trading, gaya ng nabanggit natin sa mga mid-term trading. Ayan, saan ba yung ating mid-term trading? Ayan. So, yun nga, EMA 50, mid-term trading. So, hindi pa kayo nag-exit. If ever man, 50 yung magiging exit point nyo. Okay? So, yung EMA 20, pwede nang mag-exit dyan. Kasi nga, nag-materialize na yung exit rules natin sa trading setup na ito. Ayan, so nag-exit. And nagkaroon ulit dito ng breakout. Ayan. So, ito kay Ali to, guys. So, nagkaroon ulit dito ng breakout. So, ayan. Na-sustain ulit yung price. So, pwede tayong pumasok ulit dyan. So, ayan. So, bumaba. And since hindi pa nag-breakout doon, so hinintay natin mag-breakout ito. And na-sustain yung price. So, dito tayo pumasok. Ayan. So, yun. Nakasakay ka na sa pag-akyat ng price. And nagkaroon ng breakdown. Ito, guys, oh. Papansinin nyo. So, bumagsak. And bumagsak dito. So, nagkaroon tayo ng exit dito. Ayan, oh. So, huwag tayong mag-alinglangan. We need to follow the rules. Walang masama. Kapag sinunod natin yan, as long as pasok siya sa ating exit or mayroon tayong kaunti. So, sa mga short-term trading, ayan, nakapag-exit tayo dyan kasi nag-breakdown yung ating MACD line sa ating kan. So, follow the rules. Kahit hindi nag-breakdown yung ating price doon sa MA10. So, yung mga mid-term trading, so, pasok pa rin sila, nakasakay pa rin sila during rally. So, ayan, bumagsak na siya dito, nagkaroon na ng weakness hanggang sa part na to. So, nagkaroon na dito ng breakdown sa ating price. So, ayan, so, tumaas siya ng kaunti, pero bumagsak siya. So, medyo ingat na rin doon kasi masyadong mataas na yung price natin doon sa MA20. So, tandaan nyo guys ha, kapag yung price is masyadong mataas na doon sa ating EMA, so, extra careful kasi yung cut loss point natin medyo mataas na rin if ever napapasok tayo doon sa tuktok na yan, no? Doon sa tuktok na yan. So, yung cut loss point natin, EMA, so medyo mataas. So, extra careful. So, ayan na. So, bumagsak siya and nagkaroon ng breakdown. So, ayan na. Okay? So, yun yung ating nasa uptrend ito. Itong uptrend na to. Okay? So, nagkaroon naman tayo dito ng reversal na. Ayan. So, nag-breakdown yung ating MACD line and signal line. Doon sa shifting level 0. Ayan. Nagkaroon na ng reversal. So, going downtrend na yung stock na si Ali. Ayan. So, bumagsak na siya. So, tingnan nyo. Ayan. So, papansinin nyo yung rally dito kapag downtrend yung isang stock. So, almost break even yung nangyayari dito or cut loss. So, kapag nag-entry ka dito, for example, ito sa downtrend. So, nag-entry ka dyan kasi may signal dyan na nakikita natin. At nagkaroon ng signal dyan. So, palakihin lang natin. Ayan. So, nag-entry ka dyan and nagbiglang bumagsak ulit. So, almost break even lang yung nangyari dyan sa'yo. Yun yung kaibahan kapag downtrend yung isang structure. Okay? So, yun lang guys. And hopefully, may natutunan kayo sa setup na to. And please, master nyo. At practice and backtesting. Mahalaga yung backtesting pa rin guys sa pag kapag mayroon tayong mga bagong setup na nalalaman. Okay? So, mahalaga yun guys. And tandaan natin guys na yung ating trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay? So, maraming salamat guys. Thank you for watching muli. Please subscribe and share. Comment down your questions. And any request guys is highly appreciated. So, maraming salamat guys. And practice tayo, backtesting, and practice ulit. Okay? And maraming salamat muli. And have a nice day.